Kung ang bagyong Paeng ay dumaan sa Luzon, bakit pagkadami-dami nang namatay sa Mindanao? Pag-usapan natin. Ang bagyong Paeng ay nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility noong October 26. Ganito ang kanyang landas na tinahak. Direktang tumama siya sa Luzon. Pero bakit ang daming namatay sa Mindanao, partikular na sa Maguindanao? Una, hindi porke wala sa landas ng sentro ng bagyo, safe na. At kahit hindi pa naglalandfall ang bagyo sa bansa, pwede nang maramdaman ang epekto nito. Ito ay dahil malaki ang sirkulasyon ng bagyo. Sa kaso ni Paeng, dinescribe ito ng mga eksperto na may massive diameter na higit sa 1,100 kilometers ang lawak. Sa kabila nito, nagkaroon ng maling akala ang ilang mga opisyal sa Mindanao. Dahil daw hindi direktang dadaan sa kanila ang bagyo, hindi nila inasahang mangyayari ang ganung kalala na flash floods. Sa nakita natin, kahit ang mata ng bagyo ay nasa Luzon, hindi automatic na ligtas ang Mindanao o maging ang Visayas. Pwedeng maramdaman mo siya. Tutumbukin man ang lugar niyo o hindi, may landfall o wala. Pangalawa, hindi dahil mababa o walang signal number, safe na. Ang signal numbers kasi ay para lamang sa lakas ng hangin. May isa pang babala na kailangan nating alalahanin. Ang rainfall warnings. Ang daming tubig na ibinagsak ni Paeng sa Pilipinas. Ayon sa mga opisyal sa Mindanao, ilang araw pa man bago dumating si Paeng, ulan na ng ulan sa kanila. Nang magpaulan si Paeng, hindi na kinaya ng lupa sa maraming lugar. Kaya nagkaroon ng mga landslide at mga baha at marami ang namatay. Pangatlo, lumang usapin na rin na kailangang ulitin. Deforestation. Karamihan ng mga namatay ay nakatira sa kabundukan. Dahil patuloy na nakakalbo ang mga bundok, bumababa ang kapasidad nilang kumarga ng tubig. At alam nyo na ang mangyayari kung bumigay ang lupa. Mga landslide. Domino effect pa. Dahil kaunting tubig na ang nasisipsip ng bundok, diretso sa kabatagan ang tubig, kaya nagkakaroon ng mas malalang mga baha. Bakit mahalagang aralin si Paeng? Ang kwento ni Paeng ay babala sa atin para sa marami pang bagyong paparating. At ayon sa mga eksperto, dahil sa climate change, mas lalakas at mas lalakas pa ang mga bagyong dadating. Kung wala tayong gagawin at hindi tayo matututo sa mga aral ni Paeng, tsak na mas marami pa sa atin ang masasalanta. Para sa iba pang mga explainer videos, sundan kami sa Rappler. Para sa iba pang impormasyon tungkol kay Paeng at kung paano makatulong sa mga nasalanta, tumungo sa Rappler website.